So, hi guys, welcome back to my channel. Today, magre-review na naman tayo ng isang NFT game. Anyway guys, if hindi pa kayo nakasubscribe sa channel na to, please subscribe to my channel and also hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga panibago nating upload. Let's go! Hi guys, BM Gaming TV nga pala. So, kung gusto niyo matuto kung paano mag-trade, you can actually join the program of ZFT Thrive, which is they offer courses like Blueprint, wherein as you can see on my current page, may mga guides kayo kung papaano yung mga strategies and also basic understanding about trading, okay? So, this is also applicable in any markets like crypto markets as well. So, it would help you a lot to improve your trading skills. So, how to join? You just need to go to their page and click on message, follow the instructions. Normally, the price of the blueprint, guys, is around 3,000, but you're getting a discount if you use my code, okay, which is on the description. So, please make sure to utilize it para makakuha kayo ng discount na 500 pesos. Alright? Back to the video, guys. So, welcome back, mga tol. No? So, today, mag-update tayo regarding sa Fpvu. Okay, kasi may mga bagong updates na naman na nilabas. And also, yung mechanics in terms of the cloning process. So, para hindi rin kayo maguluhan, no? So, bibigyan natin kayo ng update. And also, yung token na na-release right now, which is yung Fpvu. So, didiscuss natin yan, okay, in this video. By the way, bago tayo mag-start, gusto ko lang sabihin na sa mga papasok po sa Fpvu, please make sure na nag-research muna kayo. And kung tinatamad kayo mag-research, you can watch my videos kasi nag-update naman tayo pretty much every single week about the game itself, no? Para malaman nyo rin kung anong background story ni Fpvu. Well, anyway guys, gusto ko lang din i-shoutout yung mga tropa natin dyan sa YouTube, which is si Mike Tamago, si Luran Junicio, si Dalarin, and kung sino-sino pang YouTuber na tropa natin sa space na to, no? Well, anyway guys, start na tayo sa actual review natin, no? Regarding this. So, kung wala kayo sa Discord, guys, you're missing a lot, okay? So, dito, nag-announce Jiangmin regarding the changes. So, yung watering, kung mapapansin nyo, guys, isang beses nyo na lang kailangan i-water yung plant nyo dahil dalawang water na yung katumbas nun. So, for example, you have more than 10 plants. So, parang isang beses nyo na lang makikita yung verification, yung parang captcha, no? Isang beses nyo lang makikita yan dahil nga, eto na, nireduce na nila yung in terms of yung pagkiklik mo sa watering. Okay, so dalawang water, isang click na lang yan ngayon. Okay? Then, the next one is regarding the PvP mode. So again, the cloning process would take place around October 20th, okay, 0 UTC time. Okay, 2021 yan. Make sure guys na kung meron kayong plant sa marketplace, eh, ilagay nyo muna sa inventory nyo for it to be cloned in the PvP mode, okay? Para hindi rin kayo magkaroon ng problema in the future. Now, ito yung additional information na nilabas nila regarding PvP mode. So, PvP will be released with unranked mode only. So, unranked lang, mga tol, okay? This is for us to monitor and improve our matchmaking rating system based on the matches data from players. So, syempre, alangan naman na ilaban kayo sa mas maraming plants eh kung isa lang yung plant nyo. So, of course, magkakaroon niya ng matchmaking system. And it will be equal for all of us. Mas maganda naman yung equal kaysa naman yung overpower masyado yung kalaban natin. Okay? Especially dun sa mga konti yung plants, diba? So, medyo lugi kayo pag konti yung plants nyo talaga eh. But anyway, the reward for unranked matches will be new NFT items that can be used to convert to new NFT plants. So, naalala niyo sa previous video ko, no? Pag naubos ang durability ng plant nyo, eh, susunugin nyo yung plant nyo to craft a new one. So, itong mga items na to is magagamit nyo rin po, no? Para makapag-craft kayo ng panibagong NFT plant nyo. But then again, hindi siya NFT seed, okay? Talagang plant na yung makakraft nyo. Right? So, next thing. Rank mode will be released after the beta test with a seasonal formal. So, like Axie Infinity, may mga seasons din yan. Or ML, may mga seasons. Tama ba? So, pagkatapos ng season, magre-reset yung rank nyo. Okay? Now, when it comes to what you can earn, okay, it will based on your rank. So, for example, ang rank mo is around 1,000 lang. So, may specific amount of PvU rewards ka na makukuha every time na lalaban ka.
And of course, pag naubos ulit yung durability ng plant mo, is you have to crop a new one. So I'm sure magkakaroon to ng limit, okay, per day. Okay, energy-based, magiging energy-based to eh. Based dun sa last video na ginawa ko, ang sabi nila is magkakaroon ng energy-based system para hindi kayo yung only runs or yung only fights. So walang ganun. Okay? Now, scroll down tayo. So, ito yung isa sa mga announcement nila, which is yung Fpvu. It will be released on Factchain. Pero, as of the moment, guys, wala pa to sa PancakeSwap or whatsoever exchanges. So, please make sure, guys, na huwag tayo maging greedy sa pagbili ng token na to. Okay? Fake pa yon. So, wala pa silang initial announcement. So, please be aware of that para hindi rin tayo napapahamak. Okay? So, last thing na sinend ni Jiangmin, which is around 325, okay, kani-kanina lang to, mainit-init pa. No? So, the plant's cloning process will take place at 00 UTC, okay, probably 8 a.m. to, on October 20th. Below is the list of items that will and won't be cloned over the factory blockchain. Okay? So, items that will be cloned. So, tandaan nyo to, ha. Plants currently on your farm. Plants currently in your inventory, seeds that have been claimed but not yet grown, seeds that have been claimed and is growing. Okay, remember that. Now, if you have enough LE to buy sunflower sapling, ilagay nyo na siya. Kung hindi nyo pa kayang i-grow yan, ilagay nyo lang muna siya sa inventory habang hindi nyo pa nakiklaim or kunwari, hindi nyo pa nag-grow yan. Okay lang, at least na-claim nyo na, okay? Kasi, for example, hindi nyo siya claim, no? Hindi nyo pa nakiklaim yung seed nyo. Eh, GG kayo doon, mga tol. So, kailangan nyo i-grow yung seeds nyo. Kailangan nyo palang ma-claim yung seeds nyo para ma-clone siya, okay? Now, kung hindi nyo siya na-claim, hindi siya maku-clone. Nakalagay yan dito, okay? So, ulitin ko lang, okay? Items that will be cloned. Plants currently on your farm, plants currently on your inventory, seeds that have been claimed but not yet grown. So, hindi nyo pa ginugrow yan kasi maybe wala pa yung budget. Okay lang yon. Seeds that have been claimed and is growing. So, makuklone din po yon. So, yung hindi makuklone is yung marketplace, na yung nasa marketplace nyo na plants, yung lands, okay? Of course, free land lang naman yung nakuha ng karamihan. Yung banned assets, hindi nyo rin makuklone yan. Seeds that had not been claimed. Okay? So, please make sure na i-claim mo yung seeds nyo. Kahit i-claim mo lang muna. Alright? Kahit hindi nyo muna i-grow, kung wala pa kayong budget, basta ma-claim mo lang yung seeds nyo. Okay? Kasi pag hindi nyo na-claim yun, hindi siya talaga makuklone. Okay? At least, clear tayo dito, mga tol, no? So, paalala naman nila yan, eh. Kung meron kayong plants sa marketplace, please make sure na tanggalin nyo muna sa marketplace para maklone, para di naman sayang. And then, yung entire process nito might take 24 to 48 hours. Okay, so, shut down yung server natin for the next 2 days. Okay? So, magkakaroon sila ng announcement kapag natapos na nila yung cloning process. And I'm hoping na maging smooth sailing. Pero, knowing Fpvu, no, guys, nagkakaroon talaga yan ng problema after update. Especially, bagong game modes na naman. So, let's give them at least a week to fix the PVP system. Okay na naman, hoping na okay na, maging okay na siya para at least tuloy-tuloy na tayo. And who knows, baka mas tumaas pa yung value ni Fpvu. But then again, guys, this is not a financial advice. So please be aware of your risk and make sure na naka-ROI na rin kayo kung sakasakali mang di pa kayo naka-ROI dito sa Fpvu. Okay? So, ganun lang kasimple, mga tol, alright? So, kung may mga questions kayo or may mga sentiments kayo, put it down in the comment section below. And I'm hoping for the best with this game, no? I've been doing contents with Fpvu for almost 2 months or 3 months na yata. And kumita kasi tayo sa Fpvu, kaya natin sasabi to. But then again, guys, knowing the rest, okay? So, tingnan nyo muna, tansyahin nyo muna sa mga nagbabalak pumasok. Tignan nyo muna yung mangyayari sa PVP mode. Pagka successful, edi pumasok kayo. Pag hindi, then don't invest. Okay? Ganun lang kasimple. Right? We're not forcing you. I'm just educating you sa mangyayari. And nasa sa inyo pa rin kung magtitake kayo ng risk or hindi. Okay? Ganun lang. Anyway, maraming salamat sa panonood. And I hope maraming kayo natutunan sa video na to. If you like it, please share it with your friends. And also, sana makita ko yun sa mga next videos ko pa, no? Alright? Well, thank you and
Peace out.